Being 25, wala mong padala masyado sa pressure. Tapos, ang daming pressure sa paligid eh. Feeling mo, mga ilang, okay. Example ng pressure. So, meron kang kahilala na ilang years younger sa'yo, pero is doing better. Financially, yun lang naman ang reference natin eh. Hindi alam ko ano yung background niya. Yung happiness meter. Hindi mo alam, diba? Hindi mo masabi through social media. Hindi. Pwedeng, ang, diba? Pero ang pinakamadaling measure is, ano yung financial level na to? Which is, wow. A few years younger than me, pero grabe na yung ano. Totoo naman. So given na, kunyari, given naman na hindi siya from a wealthy side. Lalo yung mga ganyan. Diba? Doon ka ma-pressure. Self-made. Oo, self-made. Ma-appreciate mo siya. Hindi mo siya hinahatak pa baba. Na-appreciate mo siya. Pero somehow, syempre, may pressure ka. Na, paano magkakapera ng ganun, pero eh. Diba? Paano ka-generate yun? Wala naman ano, money generating na side. So, pag nag-compute ka naman ng monthly salary mo, tatanda na ako ng ganito, ha? Diba? Mahirap isipin. Lalo, hindi ko alam paano kasi sa corporate side eh. Since, di ba, self-employed ako. Parang nasa akin. Though, iba naman yung pressure sa akin, yung pressure to keep up. Na paano mo i-stay afloat yung sarili mo while just doing what I wanted. So, balik muna tayo sa topic. Kasi di ba parang yung sinabi sa atin, buy a car, buy a home, get married. Have kids. Na, do not have kids. May ano, parang tingin mo ba, nung bata ka ba, nisip mo by 25, meron ka na ng mga ganung material things? Or yung mga, yun, yung mga ideal things na gusto nilang i-reach natin? Oo. Akala ko talaga nung bata ako. For the whole copy of the podcast, click here. Also, follow me on Spotify. Doon din yung podcast ko. Link down below. And subscribe dito. Yeah, thanks.